Gusto mo ba laging mapag-isa? Mas alive ka ba kapag nasa bahay ka lamang habang ginagawa ang isang bagay na ikinatutuwa mo kaysa kapag may kasama kang iba? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Narito ang 22 mga katangian at kaugalian ng mga taong nais na mapag-isa palagi. Simulan na natin! You're an introvert. Sigurado ako na narinig nyo na ang salitang introvert noon, o kaya naman ay alam nyo na kung ano ang kahulugan nito. Basically, ang introvert ay nauubusan ng enerhiya kapag naglalaan sila ng oras kasama ang ibang mga tao, samantalang ang extrovert naman ay nadadagdagan ng enerhiya. In fact, sinasabi ng mga pag-aaral na ang introverts ay may tendensiya na maging sobrang sensitibo sa neurotransmitter na tinatawag na dopamine, na tumataas ang level sa ating utak ng madalas sa mahabang social exposure. Mapapansin mo rin na mas payapa ka kapag mag-isa ka lamang at mas buhay ang pakiramdam. Kaya naman kung napapansin mo sa iyong sarili na madali kang maubusan ng enerhiya kapag may kasama kang iba, maaaring ikaw ay isang introvert at ito ang rason sa likod ng pagiging masaya mo kapag mag-isa ka lamang. You tend to have less energy than others. Nakasalamuhan natin sila dati. Ang tipo ng tao na tila hindi nauubusan ng enerhiya. Sila ay masayang kasama sa loob ng 30 minutes, ngunit pagkatapos nito, nakakairita na sila. Hindi lamang ito tungkol sa introvert at extrovert. Ang pinag-uusapan natin rito ay ang basic energy supply. Para sa iyo, ang iyong paboritong lugar ay ang comfortable couch o naupuan, samantalang ang iba naman ay nabubuhay sa pagiging aktibo. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka fit o hindi ka nag-e-ersisyo. Mahilig ka lang talaga nagugulin ng iyong oras sa pag-upo sa couch. Dito ka nakakaramdam ng kapayapaan. Dito ang lugar kung saan ka nakakapag-isip ng malalim o nakapapanood ng telebisyon. Samantalang ibang tao naman ay mas mayroong enerhiya matapos maging aktibo. Ikaw, mas pipiliin mo pang mag-relax. Walang mali roon. At ito ang rason sa likod ng pagnanais mo na mag-spend ng time ng mag-isa. When you're alone, you get to do what you want to do. Kapag may kasama kang iba, hindi mo palaging nagagawa kung ano ang gusto mo. Palaging may elemento ng kompromiso. Hindi mo parating mapipili ang iyong paboritong pelikula o makapunta sa iyong paboritong restaurant kapag may ibang tao na kasama. Oo, paminsan-minsan, okay lang naman na sumubok ng bagong restaurant na nirekomenda ng iyong kaibigan. Ngunit pagdating dito, mas gugustuhin mo pang gawin kung ano ang iyong nais. Ito ang dahilan kung bakit nais mong mapag-isa. Hindi mo kailangan magkompromiso. Maaari mong gawin ang iyong passion projects o panoorin ang iyong mga paboritong TV shows. Lahat ay madali lamang. You prefer quiet time. Mapayapa ang iyong kaluluwa kapag nakaupo ka lamang ng tahimik. Ngunit sa oras na may mga tao na sa iyong paligid, ang iyong kapayapaan ay nawawala. At hindi ang taong kasama mo na gumagawa ng ingay ang ikinaiirita mo. Ito ay ang kanyang presensya ang dahilan kung bakit ka hindi komportable. Ibig sabihin ay hindi ka makarelax ng todo at matuwa sa moment. Nailalabas mo ang iyong tunay na sarili kapag mag-isa ka lamang. You can't stand small talk. Napagdaanan na natin ito. Para sa iyo, ang small talk ay walang kahulugan at superficial lamang. Hindi mo nakikilala ng tunay ang isang tao, kundi ang mga tanong at sagot ay kulang sa kahulugan at hindi na kailangan pang sabihin. Isa lamang itong paraan upang bunuin ang katahimikan. Ngunit para sa iyo, mas pipiliin mo na lamang manahimik. Ito ang dahilan kung bakit nagmumukha kang cold para sa iba. Kung ikaw ay makikipag-usap sa isang tao, mas pipiliin mong kilalanin siya sa mas malalim na level. Kung ano man ang plano nila sa buhay, kung ano ang purpose nila sa likod ng kanilang mga aksyon, at kung ano man ang kinatutuwa nila sa buhay. Ito ang tunay na kapagpapalabas ng juices. Ngunit ang small talk ay sobrang karaniwan na ngayon, at mas gusto mo na lamang talagang manahimik at mag-isa. You do your best work alone. Mas nagiging productive ka kapag mag-isa sa iyong opisina kaysa may mga taong malapit sa iyo. Ito ay dahil mahirap para sa iyo na hindi ma-distract kapag may mga tao sa iyong paligid.
mga taong nag-uusap, mga random question habang ikaw ay nagkatrabaho, ang mga tunog ng pagnguya ng pagkain ng mga taong nasa paligid mo. Naiirita ka sa mga ito at negatibong naapektuhan ng iyong workflow. Marahil ito ay may kinalaman sa fact na hindi ka komportable sa piling ng ibang tao, hindi tulad ng extroverts. Mas gusto mong mapag-isa at mag-focus sa mga bagay na kailangan mong tapusin. You don't gossip or engage in drama. Chismisan, pag-usapan ng mga tao sa likod nila, hindi ito ang iyong estilo. Sa iyong isip, ang mga tao ay masyadong naglalaan ng oras sa mga toxic na kaugalian na ito. Isa lamang itong pag-aaksaya ng enerhiya. Para sa iyo, hindi man lamang ito nakakaganda ng pakiramdam. Mas pipiliin mo na lang na mag-focus sa iyong sarili habang pinapanatili ang kapayapaan sa ibang tao. Siyempre, tatayo ka para sa iyong sarili at para sa iba kung kinakailangan. Ngunit iba pa rin. Sa dulo, ang chismisan ay isang masamang kaugalian at walang magandang na idudulot sa iba. You are emotionally independent. Wala kang malakas na desire na mapalibutan ng mga tao sa lahat ng oras. Hindi ka rin nag-rely sa ibang tao upang bigyan ka ng validation at gumaan ang iyong pakiramdam. Ang iyong sarili ang iyong source ng kasiyahan. Ikinukonsidera mo rin ang iyong sarili bilang isang balanseng tao. Ang iyong highs ay hindi kasing tayog ng sa ibang tao. At ang iyong lows ay hindi rin kasing baba ng sa kanila. Nag-rely ka sa iyong sarili sa pagharap sa iyong sariling emotional problems. Hindi ka naghahanap ng tulong sa labas. Ito ang nakapagbibigay sa iyo ng komportableng pakiramdam at ng security. Kapag mag-isa ka lamang, dahil hindi ka nag-rely sa anuman o sa sino man para sa iyong sariling kasiyahan. You find it hard to deal with people's emotional issues. Kahit na ikaw ay emotionally independent, nahihirapan kang tulungan ng ibang tao sa kanilang emotional struggles. Ito ay malamang dahil ikaw ay mayroong malakas na empathy at naramdaman mo ang sakit na naramdaman ng ibang tao. Kapag hiningan ka ng tulong ng isang tao, maaaring maramdaman mo ang bigat ng burden sa iyong mga balikat habang inaabsorb mo ang kanyang mga emosyon. Ito ang dahilan sa likod ng pagnanais mo na mapag-isa. Dahil ito ang pinakasimpleng paraan upang mapanatili mo ang iyong emotional balance. You're quite content with your life. Sobrang kang masaya sa iyong buhay at sa kung nasaan ka man ngayon sa iyong buhay. Hindi mo kailangang patuloy na makakita ng ibang tao at magplano ng nights out upang maging masaya. Tinatanggap mo ang iyong tunay na sarili at ikaw ay masaya na nilaan mo ang iyong oras ng mapag-isa. Ginagawa ang anumang nais mong gawin. Wala kang takot na may ma-miss out sa tuwing hindi ka nakakasama sa social occasions dahil alam mo na mas nagkakaroon ka naman ng magandang oras ng mag-isa. Sobrang dali lamang para sa iyo na magsabi ng no kapag inaaya ka ng isang tao na lumabas. You just don't like many people. Mayroon kang iilang malalapit na kaibigan lamang at kapamilya na natutuwa kang paglaanan ng oras. Ngunit sa iyong mga mata, ang majority ng mga tao ay hindi worth getting to know. Sa kabuuan, sila ay hindi interesado sa mga bagay na interesado ka at hindi nila nais mag-isip sa complex na paraan, hindi tulad mo na nais gawin ito. Nagkaroon ka na rin ng mga pagkakaibigan sa nakaraan na kung saan hindi mo gusto ang kanilang makasariling attitude. Ngunit natutunan mo na sa pamamagitan ng karanasan na ang gulo na itinudulot nila sa iyong buhay ay hindi worth it. You don't feel at ease when you're around others. Hindi dahil sa social anxiety o pressure na sumabay sa social norms, kundi hindi ka talaga komportable sa feeling ng iba. Sa kabaligtaran, mas nag-relax ka kapag mag-isa ka lamang. Ang pangunahing rason, walang anumang pressure para sa iyo at ang mga bagay ay naging mas weird dahil sa social distancing rules sa panahon ngayon dahil hindi ka nababother dito. Kung ikaw ay mananatili sa bahay, hindi ka mag-aalala na may ginagawa kang mali o sa iisipin ng ibang tao tungkol sa iyo. Kapag naglaan ka ng oras kasama ng iba, nagkakaroon ka ng tendensya na maranasan na magkaroon ng kaunting pagkabahala at nervyos at hindi mo ito nais palaging mapagdaanan. You don't enjoy getting too close to people. Mahirap para sa iyo na maging emotionally close sa ibang tao. Nasaktan ka sa nakaraan nang maging malapit ka sa isang tao. At ito ang rason sa iyong pag-ayaw na maging malapit sa ibang tao.
Habang natutuwa ka na makilala ang ibang tao ng tunay, hindi ka willing na magbahagi ng mga personal na detalye tungkol sa iyong sarili. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka kailanman nagiging malapit sa iba. Mas kailangan mo lang ng mahabang panahon bago ka magtiwala sa isang tao at maging malapit sa kanya. You can't stand insensitivity, idiocy, or ignorance. Lagi kang umaatras at nag-oobserba sa mga sitwasyon bago ka gumawa ng panghusga. Kaya kapag ang isang tao ay agad gumawa ng panghusga, talaga namang naiinis ka. Alam mo na ang lahat ng bagay ay hindi lamang itim o puti. Palaging may mga rason ng mga tao sa kanilang ginagawa. Nagbibigay ka ng oras sa iyong mga thoughts tungkol sa issues at situations. Maingat mong ikinukonsidera ang mga bagay-bagay. Sa mundo ng Google at algorithmic news feeds na pinapakain ka ng exaggerated at biased headlines, alam mo na ang pag-iisip ay isa sa pinakamahalagang katangian na dapat mayroon ng isang tao. You don't seek attention. Ikaw ang kabaligtaran ng isang tao na nagki-crave sa attention sa pamamagitan ng itsura o status. Hindi mo maunawaan kung bakit ang ibang tao ay nais na maging tanyag para sa isang bagay na superficial lamang. Para sa iyo, ito ay hindi makabuluhan. Mas pipiliin mo pang makilala para sa iyong complexity at pagiging malalim. In fact, ito ang dahilan kung bakit nagbibigay ka ng mahabang panahon upang kilalanin ng isang tao. Alam mo na there's so much to a person kaysa sa kung ano ang iyong nakikita sa surface. You accept emotions for what they are. Maaari itong maging isang matibay na rason sa kung bakit natutuwa ka kapag mag-isa kaysa sa iba. Maraming mga tao ang lumalaban sa kanilang mga negatibong emosyon dahil naniniwala sila na ito ang pinakamainam na paraan upang harapin sila. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan sila na mapag-isa. Ngunit alam mo na hindi makabuluhan na labanan ang iyong sariling negatibong emosyon. Mas lalo lamang itong lalala, kundi dapat mong tanggapin ang mga ito for what they are. Ito ay dahil sa fact na tinatanggap mo rin ang iyong sarili at ang iyong personalidad. Kaya naman, mas madali mong tinatanggap ang lahat ng emosyon na iyong pinagdaraanan. You appreciate experiences more than material things in life. Nabanggit ko kanina na mayroon kang malalim at complex na pag-iisip at maaaring kailanganin ng mahabang panahon at effort upang maibigay ang kailangan nito. Maaaring nalaman mo na hindi ka nagkakaroon ng maraming pleasure sa mga material na bagay. Ngunit ang paglalakad sa bundok ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya. Ang isang bagong cellphone ay hindi uubra sa iyo. Maaring naglalaan ka ng oras sa pag-aaral, paglabas at going on adventures kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ito ang kailangan ng isang deep soul upang mabuhay. You're extremely loyal. Ang mga taong natutuwang mapag-isa ay hindi madalas magkaroon ng malawak na social circle. At kung ganito ka, hindi mo ilalaan ng bawat gabi kasama ang malalaking grupo na pipila sa pinakabonggang club opening. Mas pipiliin mo pang maghanap ng makabuluhan at mapagkakatiwalaan ng mga kaibigan na komportableng ibahagi ang kanilang espasyo at mga detalye ng kanilang buhay. Kung mayroon kang kaibigan na nais na mapag-isa, maaari mong masigurado na ang taong ito ay palaging magiging nasa tabi mo through thick and thin. You have a level head. Naglalaan ka ng mahabang tahimik na oras ng mag-isa. Nagkakaroon ka ng oras upang mapag-isipan ang mga sitwasyon, problema at tunay na pag-isipan kung sino at ano ba ang iyong gusto. Mayroon kang strong sense of self and confidence na nagmumula sa kalooban. Kapag nasa-stress ka o nararamdaman ng bigat ng problema, naglalaan ka ng oras na mapag-isa. Isa kang great worker at nababagay ka sa mga particular na career choices na suwak sa introverts. You are comfortable with your own thoughts. Sigurado ako na nakasalamuha ka na ng isang tao na hindi kayang mapag-isa sa kanilang sariling thoughts. Ang mga taong nais na mapag-isa, lalo na sa isang tahimik na lugar, ay nagpapakita ng malinis na konsensya at hindi nahihirapan sa kanilang inner thoughts. Siyempre, lahat tayo ay may down days. Ngunit ikaw ay may kakayahan na alisin ang sarili sa anumang pagsubok. You understand the value of time, yours and theirs. Mapapansin mo ang isang salita na palaging lumalabas sa bawat punto, ang salitang time. Ang mga taong naglalaan ng oras na mapag-isa ay nauunawaan at na-appreciate ang halaga ng oras.
Binibigyan mo ng prioridad ng isang oras upang mag-function sa iyong highest level at best self. Kaya, magalang ka rin sa oras ng ibang tao. Mayroon kang deep sense of making sure na hindi mo sinasayang ang iyong oras o na ilaan ng oras kasama ang mga taong ina-aksaya lamang ang kanilang oras. You exercise strong boundaries. Lahat ng oras na iyon na mag-isa ka ay binibigyan ka ng space upang pag-isipan ng mga bagay na nakakapagpamotivate sa iyo, kung ano ang umuubra at kung ano ang hindi. Ang mga taong nais na mapag-isa ay mayroong matibay at healthy boundaries, at inaensayo nila ang kanilang right na ipahayag ang mga ito sa isang tunay na healthy at clear manner. Kung inyong nagustuhan ng aming video, ano pang hinahantay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!